After nung first part, kinilabutan ako eh. No? Dahil nga na-confirm ng ating mga intelligence agency yung kinakatakutan natin na lumalalim na yung ugat nitong Pogo. Mm-hmm. Malalim, ibig sabihin yung kanilang impluensya umaabot na sa mga politiko, maabot na sa mga enforcement agencies tulad ng kapulisan, Bureau of Immigration. Bakit di nyo pangalanan? Puro kayo daldal. Ang hirap sa inyo, ang gagaling ninyo pagkapunahin ng isang mayor. Bakit di nyo pangalanan yung mga sinasabi nyong involved ng kapulisan? Oh, kasi hindi ako naniniwala. Mga PO1, PO2 lang yan nandyan. Sigurado ako nandyan ang mga boss nila involved. At pangatlo, mayroon silang binanggit doon. Bye, sorry, duda talaga ako kung may ergo. Actually, hindi ko naman siya nagtatanggol. Sabi ko nga kasuhan nila eh. Diba? Kasuhan nila doon sa Husgado. Ang naiirita lang kasi ko, ang ingay-ingay nitong mga senador na ito tungkol kay Mayor Guo. But the reality, eh yung, sandali, ano ba? Ano bang, are we against Mayor Guo o are we against Pogo and illegal activities? Diba? Kung illegal activities pala tayo against, hindi lang kay Mayor, why not ban Pogo? Ulit-ulit natin sinasabi yun. Iban nyo na ang Pogo. Anakay ng tucha. Ang dami nyong hanash. Ang dami nyong sinasabi tungkol kay Mayor Guo. Bakit ba masama si Mayor Guo? Because, ano bang punot dulo nun? Diba? Ang punot dulo nun kasi involved sa Pogo. Ay putangina, hindi. Bakit di yung Pogo ang tirahin natin? Yun ang sinasabi ko eh. Ang dami nating hanas na si Mayor Guo, Mayor Guo, Mayor Guo, Mayor Guo. O sige, idemanda nyo na. Pero, more than that, yung Pogo ang tanggalin nyo. More than that, idemanda nyo. Init na, sana, sa akin ha, sana yung passion ninyo sa pagkondena kay Mayor Guo, ilagay nyo yung passion ninyo sa pagkondena sa Pogo. Eh hindi eh. Nandun lang kay Guo. Yun ang kinaiinisan natin. Wala akong pakialam kay Guo. Hindi ko naman kakilala. Hindi naman Duterte. Yan, hindi naman kung ano-ano yan. Wala yan. Ang punto lang, yung Pogo ang pag-inita natin talaga. Hindi ito lang. Na pati yung mga local na criminal syndicates ay nakakasama na nila. Hindi ko ibibigay yung detalye dahil nga executive session. O, tapos, nga, hindi mo bibigay yung detalye, pero pag kasi, kaya ako naiirita eh. Ito ha, this is... Ano eh, double standard. Ah, hindi namin mibibigay yung detalye kasi masyadong sensitibo yung mga involved, may mga police. Eh putang ina, eh, bakit nung si Mayor Guo, pinablik ninyo kung sensitibo pala? Pero itong mga police na sinasabi ninyo, eh mga politician na involved, hindi nyo yung papablik. Hindi ko magets. Okay lang na maging public trial yung kay Guo, pero dito sa iba, kailangan executive. Ano na, sino namimili na dapat executive session lang ito, tapos dito sa isa pwede? Tama mali. Ay, may problema tayo dyan. Okay lang sana kung sabihin nila, oh, okay, medyo sensitive tong issue na to. Oh, tayo-tayo na lang nag-uusap. Okay. Pati yung kay Mayor Guo, isama nyo. Tapos, kasi anong nangyari, binulgar nila lahat dun sa tao, pati jowa inimbestigahan. Anong may mali kung ang jowa mo tarantado? Ang mali, yung umibig sa mali. Yun, mali yun. Pero walang illegal sa umibig sa mali. Ulitin ko ha, kung ikaw umibig ka sa isang babaero, walang illegal dun. Tanga ka lang. Kasi umibig ka sa babaero. Tama, mali. So ngayon, kung yung jowa mo may katarantaduhan, kasi yun ang pinalalabas nila eh. May katarantaduhan yung jowa nito ni ano eh. Bakit hindi yung jowa ang tawagin nyo dyan? At yun ang pagtatanungin ninyo.